Kumusta po kayo? Familiar ba kayo sa kasabihang eat your breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper? Mayroon pang isa na kahalintulad ang kahulugan, yung eat your breakfast, share your lunch with a friend, and give your dinner to your enemy. Opo. Ano po ba ang naisipaabot ng mga kawikaang yan? Nakaugalian natin magkape at pandesal sa umaga, tapos sa ganang pagkain sa pananghalian at hapunan, tila hindi po ito tugma sa nararapat. Noong nakaraan ay pinaglingkod ko po sa inyo ang isang video patungkol sa kahalagahan ng almusal sa ating katawan at kalusugan. Totoo, masarap kumain, masarap magpakabusog. Pero gusto kong ipatalastas sa inyo ngayon, hindi lahat ng pagkain ay pwedeng kainin kahit anong oras mo gugustuhin. Opo, yan ang aking ipaglilingkod sa inyo sa saglit na ito. Ngunit bago po ako magpatuloy, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pakiclick na rin po yung bell para lagi kayong una at updated sa mga bagong topic na ina-upload natin dito. At kung sa palagay po ninyo ay maaari itong makatulong sa inyong mga kaibigan o kakilala, ay pakishare na rin at nang sila naman po ay makinabang din naman. Salamat po! Ang almusal ay mas mabuti kung mas maaga at hindi lalampas sa alas 8 ng umaga. Mabuti ito para sa ating metabolismo at kalusugan dahil mas mahaba ang kakayanan ng ating panunaw upang makapagtrabaho ng maayos at ang mga sustansya ay maabsorb naman na mabuti ng ating katawan dahil mahaba ang panahon para sunugin ito ng ating katawan bilang energy na kung saan ay kumikilos tayo at gumagalaw nagtatrabaho sa buong maghapon. May mga pagkaing matagal bago matunaw. May pagkain na mabilis namang matunaw. Yun ang dahilan kung bakit may mga pagkain na hindi dapat tikman kung gabi dahil humihina na po ang panunaw natin sa ganyang oras. Bakit? Dahil likas sa ating katawan ang magpahinga kung gabi. Hindi makabubuti kung papagurin ang ating sistema sa pagkain ng mabibigat at mga pagkaing mahirap tunawin. Kaya ang marami sa atin ay nagdurusa ng pananakit ng tiyan, hindi matunawan, problemado sa acid reflux, GERD, heartburn, at sa mas malubhang kalagayan ay ang pag-atake po ng pancreatitis na madalas po ay nakapaghahatid sa tiyak na kamatayan. Yung mga natulog lang ay hindi na nagising na kung tawagin ng mga karaniwang tao ay bangungot. Now, ano ba ang mga uri ng pagkain na hindi dapat kainin kung gabi? Okay? So, kung kayo po ay may listahan, ay ilista po natin ang pasta. Katulad ng spaghetti, macaroni, pansit, noodles, at mga kahalintulad. Mga processed foods. Iyan po yon. Pasta, and then itong kamote, itong patatas, mga baked goods tulad ng cake, lalo pa yung cake dahil sobrang matamis, at anumang uri ng tinapay. Ang pagkain ng maraming kanin ay hindi rin po mabuti kung gabi. Bakit? Dahil ito ang mga pagkaing nagpapataas ng ating blood sugar. Sapagkat hindi nagagamit ng ating katawan bilang energy kung gabi dahil tayo natutulog. At dahil nga natutulog tayo, ito ang mabilis na nakapagdadagdag ng ating timbang. Kaya ang marami nauuwi sa diabetic. Next, ilista po natin ang mga mamantikang pagkain. Mga spicy foods, acidic foods, matatamis na inumin, mga pagkain nakakadisturbo sa ating panunaw ang mga bagay na ito, lalo na kung sa gabi. Mayroon ding mga shellfish na mabigat sa tiyan at mahirap tunawin tulad ng tahong at hipon, kaya hindi po advisable na kumain ng marami ng mga ganyan kung gabi.
Idagdag din natin ang mga pagkaing nakakaapekto sa ating pagtulog tulad po ng inuming kape, tsaa, energy drinks at pagkain ng chocolates. Ito yung mga pagkain at inumin na sa halip na antukin ka ay lalo ka pang magiging energetic at gising na gising, bagay na hindi magandang nararamdaman kung gabi na gusto mo nang matulog. Pakiiwasan na rin po kung gabi ang pagkain ng anumang processed foods at sagana sa preservatives. Kahalintulad yan ng mga dilata, sausages, yan, lahat ng processed foods. Balikan natin yung pangunahing pagkain na sinabi ko kanina na dapat iwasan kong gabi, ang mga pasta at mga katulad nitong highly processed foods, kasi po sila ay may mga taglay na preservatives. At itong sa mga noodles na ito, ang preservatives ay kilala sa tawag na TBHQ o tertiary butyl hydroquinone. Isang petroleum-based product na pangunahing sangkap ng pesticides at pintura at lacquers. Sa pandinig pa lamang ay tila may hatid ng pangamba. Di po ba? Kasi hindi po yan madaling tunawin sa ating sikmura, at kung babanggitin ko sa inyo ayon po sa clinical test, kung ilang oras o gaano katagal po bago matunaw ang mga noodles na ito sa ating tiyan, eh, baka matakot na kayong kumain yan. Pero hindi yun ang aking layunin, natakutin kayo, kundi bigyang paalala lamang kung kailan dapat kainin ang mga ganitong uri ng pagkain. Hindi sa pahapon o sa gabi, dapat sa umaga o habang maaga pa at malakas ang kakayahan ng ating panunaw. Pansin siguro ninyo o nating lahat na itong ating mga mahihirap na kababayan ay laging instant noodles at instant pancit canton ang kanilang iniuulam o isinasabay sa pagkain ng kanin. Dahil ramdam nila na matagal sila bago makaramdam ulit ng gutom. Mas paborable sa kanila yon. So kung ito ang kanilang kakainin sa umaga, eh ayos na ayos, dahil kahit medyo light lamang sa pananghalian, okay na, dahil parang busog pa rin sila. Sounds favorable, di ba? Pero alalahanin natin ang side effect nito sa ating kalusugan. Hindi na ba tayo kakain kung gabi? Well, yung iba ay nagpa-practice po ng after 6. Yung iba ay gatas na lang o fresh juices. Okay na rin yan. Pero ang aking mungkahe, maghanda ng mga pagkaing sagana sa serotonin o mga pagkaing mabilis na makapaghahatid sa inyo sa isang mahimbing na pagtulog, tulad ng salmon, itlog. Speaking of itlog, ito na siguro ang sagot sa tanong kung bakit daw tuwing gabi inilalako ang balot. Well, sabi nila, pampalakas ng tuhod. Well, okay. So, ang itlog po kasi ay nagtataglay ng serotonin na nakukonvert into melatonin na siyang nakapaghahatid sa atin sa isang mahimbing na pagtulog. So, ito pong mga itlog at saka mga poultry products ay magandang kainin kung gabi. Kaya masarap ang tinola sa hapunan. Pero karamihan ay nag-uuwi ng lechong manok bilang pasalubong na hapunan. And that's good, basta huwag pasusobra. Nuts and seeds. Timing yung pagkain ng mga nuts and seeds habang nagpapaantok at nanonood ng TV. Dahil maya-maya tulog na kayo. Milk and cheese. Di ba, very effective ang hot milk na pampatulog. At sa ating video po na about doon sa insomnia, ay iminumungkahin natin ang pag-inom ng hot milk 30 minutes or an hour before going to bed. Gulay. Tulad ng talbos, prutas, tulad ng pakwan at saging. Saging po ang numero unong sagana sa serotonin. Dapat sa gabi ay mga niluto po na pagkain, hindi pinadaan sa mantika. Diba, nabanggit ko kanina ang mga mamantikang pagkain at spicy foods ay mabigat sa tiyan, mahirap tunawin. So huwag alisin din naman sa isip ang salitang light meals kung gabi.
huwag kumain ng sobra sa hapunan. Lalo na yung mga nangangarap na bumaba ang timbang, it's a big no para sa kanila. Dumaan naman yung maghapon eh. Yan, mga pinag-usapan natin, ang mga bagay na hindi dapat tikman kung gabi, eh sa umaga ninyo kainin. Kung ang lahat po ay inilalagay sa kaayusan, ay magiging maayos din ang takbo ng ating buhay. Buhay na tayo mismo ang makikinabang at tayo'y nabubuhay ng may kalusugan. Ito po ang maghahatid sa atin ng isang masaya at mahabang buhay na kapaki-pakinabang. O paano? Hanggang dito na lamang po at ako ay umaasa na ang ating pinag-usapan ay may maidudulot na tulong para mapanatili po ang inyo o ang ating malusog na pamumuhay. Kung sa palagay po ninyo ay makakatulong ito sa inyong mga kaibigan o kakilala, eh huwag naman po kayong mag-atubili na i-share ito sa kanila. Huwag pong kalilimutan na mag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat po at ang lagi kong dalangin sa inyo ay isang malusog na buhay.